ano kita. And Cancer has increased my faith in God. And whether I live or die, I will simply trust Him. But all that matters in this life is knowing and loving Him. I also love more often now. Dati kasi nakakapay, kasi nga training ko ng engineering eh. So nakakapay ko ng kapo. Pero ngayon, konting tibot, natatawa na ako. Like one time, ito ate natin lang. Sa kamamadali ko, hindi ko nakaklip yung aking alam nyo na yung dapat iklip. So pag labas ko, I had to have my car bagging. Napahali ko siya. Paglabas ko ng kotse, aba, nakita ko yung aking pad na dyan na sa ano? Sa floor. Hindi ko mag-draw yung mukha ng ano na yun. Kaya lang, natatawa na rin sa sarili ko. I learned to love it. Maraming instances na yung pad na yun, bigla na lang, nandito na siya sa taas. Noong araw, hindi pa ako sa scarf, lagi ako naka-scarf. Kasi minsan, yung isa mataas, yung isa mababa. Ngayon, ang ginagawa ko, para maano siya, hindi nila makatuon doon, so meron akong laging nakahang sa aking leeg, na para doon nakafocus. Yun, natuto ako magkaroon ng sense of humor. I had cancer too, but cancer never had me. Iba ang prions, kahit tutol, nakakakulay pa rin. Kahit ganyan siya kapudpud, nakakakulay pa rin ang prions. Tayo, kahit wala na isang suso, buo pa rin ang ating pagkaka. Isa lang ako, kung mahal ko ng aking kaibigan na babae, lagi kong nare-remind, hindi lang sa October. Lagi kong nare-remind, lalo pag 40 years old na, ikaw ba yan ka, nag-BSE, nag-breast self-examination ka? Ikaw ba, pag 40 years old, nag-mammogram ka na? Importante kasi ito yung mga self-examination, mammogram, kasi early detection can help us prevent or fight cancer. Kasi yung staging kasi ng cancer, habang tumataas yung stage ng cancer, inversely proportional sa pagaling mo. So, ibig sabihin, kung stage 1 ka o stage 0 ka, pagaling ka pa. Pero pag stage 4 ka, it is prolonged life. Alam naman natin yan, lahat ng extent sa atin yan. Kaya early detection is very, very important. Mammogram is very, very important. At saka, kung ikaw ay hindi pa nagkakaanak, I would advise you to have to breastfeed your babies. Kasi, kung nag-breastfeed ka ng babies, you lessen the risk of having breast cancer. Also, pag nasusmoke ka, or kung iinom ka, nagiging mataas ang risk mo ng having breast cancer. So kung kayo dyan ay kuryosa ngayon, I would advise you to get your stop smoking.